Hello mga ka-channel ng God, this is your mother Chaswang and you are my channel. Welcome back to my channel. Of course, andito ako sa labas ng bahay. Hindi na ako sa loob ng bahay. Ayan, sa labas naman kasi maraming nagsasabi na labas ka naman, channel. So ayan, nandito na ako sa labas ng bahay namin. Actually, dyan lang sa gilid. Dito lang kami sa may harap. And thank you so much kay Limsy, kay Mother Nakba dahil nakapag-vlog kami. And kakatapos lang kami kanina mag-vlog. Mapapanood nyo yan. Ayan, yung quality time namin kanina. So ayan, nakapag-vlog kami kanina. Kumain lang kami. And ang ganda ng usapan namin kanina. Ayan, mapapanood nyo yan sa channel ni Mother Nakba. Ayan. Sobrang nalasing ako kanina pero enjoy yung bonding namin. Kasi ngayon na lang ulit kami nakita-kita ng mga friends ko. Ay, kanina lang rather. Kanina lang madaling araw. So, ayan. Grind pa rin kami ni Mother Nakba kahit lasing-lasing na. Medyo tipsy na ako. So, ayan. For today's video is nandito tayo sa labas. And ang content natin is Q&A portion. Ayan. Namiss ko to. Namiss ko tong sumagot sa mga katanungan sa aking social media account dahil nag-post ako sa aking Facebook account. Ayan. Kung makikita niyo yung post ko na ask me anything. Ayan. Ayan yan. Ask me anything. Sasagutin ko sa aking vlog. So, ayan. So, without further ado, let's go! So, ayan na ang question number one. Question number one. Mo from Kaheda, kailan mo may isipang mag-asawa ng babae? OMG! Ayoko yun! Charot! Kailan ko may isipang mag-asawa ng babae? Actually, wala talaga sa pag-iisip ko ang mag-asawa ng babae. Dahil syempre, I'm a trans, I'm a gay, I'm a homosexual. Charot! I'm a part of LGBTQIA+. So, hindi ko may isipan siguro na mag-asawa ng babae, pero nasa isip ko ang mag-anak. Dahil gusto ko talaga na pagtanda ko, may mag-aalaga sa akin. Pero kahit na andyan pa rin yung mga pamangkin ko, pero iba pa rin kasi yung may anak ka. Yung masasabi mong anak mo talaga. So ayun, pero hindi sa mga Pilipina. Kasi gusto ko ibang bansa para may itsura. Char! Para maganda, charis. So ayan. Hindi ako mag-aasawa, pero mag-aanak ako, guys. So, thank you so much, Kaheda, for your question. So, ayan, guys. Medyo maingay kasi andito tayo sa labas. Yung mga bata naglalaro-laro. And may mga other na kulisap-kulisap. So, ayan. So, pero lalakasan na lang yung boses. And question number two. Question number two. Ay, perfect. Parang ano, may... From Iris Dumanais. Ilang years ka na po nagpe-play ng volleyball? Since grade 4. Grade 4. So, graduate ako ng 2014 ng high school. So, since grade 4 ako. 4, 5, 6, 9, hindi lang. So, yun. Parang 10 years. 10 years. Hindi, parang 6 lang. Kasi 11, kung grade 4 ka. 11, 26 na ako ngayon. Ay, until now. Oo, until now. Parang 16 years. 10 years old ako nag-start. So, ayun. 16 years na ako nagba-volleyball. So, ayun. Wala pa rin. Ganun pa rin yung laro. Char. Pero malaking tulong yung volleyball industry sa akin. Kasi marami akong friends na nakilala. And natuto akong kung paano maglaro ng volleyball. And thank you so much sa aking coach na si Nay Budoy. Isa siya sa mga nagturo sa akin nung ano ko, grade level. And until high school, siya pa rin nagturo sa akin. So thank you so much, Nay. And I hope na masuklian ko yung pagtuturo mo sa akin before. So ngayon is, ikaw naman ang tuturuan ko. Char! Kaya, thank you so much. Question number three. Question number three. From Casey Cruz. Kailan ka ulit punta kila Madam? Di ko pa alam. Siguro pag uwi ni Madam. Kasi actually, nasa Leyte siya. Madam Ivan. Madam Ivan. Kasi baka ibang Madam. So, nasa Leyte si Madam. Hindi ko alam kung kailan uuwi. Pero pag umuwi na yon, pupunta ako kila Madam. So, ayun. Okay na? Yes, okay na. Tama na to. Bye. Char. Number four na. No? Question number four. Ilan lahat ng crown nyo po ang nag-iisang dark horse ng Tresse Martires? Oy, dark from horse. Trisha Rain. Ay, thank you, Miss Trisha Rain.
Actually, yung dark horse na yan is ano, congrats, Miss Bulacan. Alam mo, wala siya sa bokabularyo ko na pumasok sa top 5. Ah, nag-underestimate naman si Chacha. Charot. Hindi, wala talaga. Kasi ano, parang, hindi siya wow. Yung preliminary, wala talaga siya. Pero bakla, nung ano na coronation night, I die. Iba talaga. Yung hindi mo inaakala, siya ang mananalo. Kaya congrats, Miss Bulacan. Negra siya. Siya ang panglaban natin sa Miss Universe World. Miss Universe. Ayun. Si Miss Chelsea Manalo. Proud na proud sa'yo yung papa mo na si Jose Manalo. Charot. So, ayun. Congrats, Miss Chelsea Manalo. Ilan na ba yung ano crowns ko? Siguro marami na. Marami na akong crowns. Marami na rin akong sashes. Marami na rin akong trophies. Nasa ano lang, nasa... Kung nakita niyo sa vlog ko, 'di ba naglinis kami, nasa sako. Tapos na ano na gawa na, sira-sira na, so tinapon na. So pero ngayon, meron akong naipon na mga crowns, parang nasa 10 yung crowns ko ngayon. Kasi bihira na lang tayo umalit kumontes, 'di ba? So ayun, meron akong 10 crown ngayon na buhay pa. Thanks God, buhay pa siya. So ayan, thank you so much. Ayan muna ako. Question number 5. From Arcel May Abadejos Garbo. Minsan po ba naiisip mo po na magiging isa ka po sa national team ng Philippines? Philippines? Hehe. Pa-shout out na rin po, idol kita sa volleyball. RC pangalan. Arcel? Arcel! Arcel! Thank you so much sa RC yung binigay mo. Char! Ayan, para sa'yo Arcel. Naisip ko bang ano? Magiging isa ka? Oo. Dati, elementary pa lang ako. High school actually. Ang ano ko talaga na school is NU, National University. Ayun yung gusto ko, yung dream na school na gusto kong mapaglaruan. Hindi naman masamang mangarap eh. Diba? Wala namang masama, wala namang bayad. Nag-uumpisa naman din talaga sa pangarap. Oo, diba? Nag-uumpisa sa lahat sa pangarap. Walang ano, walang nananalong, hindi pa natatalo. Ika nga ni Kylie Barden. So ayun, oo. Inisip ko talagang mag-Philippine team ako. Pero, ayun, sa ano ng panahon, hindi tayo para sa volleyball. Iba yung career na binigay sa atin ni God. Iba yung will na binigay sa atin ni God. Kasi, each and everyone, we have a purpose. Diba? Kung yung dream mo is hindi mo naabot, meron para sa'yo. Diba? Meron ibibigay na para sa'yo. Dahil naniniwala ko na kapag meron ka nito, wala kang talo. Cobra. Charot. Ayun, inisip kong mag-Philippine team. Kaso hindi tayo para doon kasi overage na tayo. So, thank you so much, Miss Arcel. Oh, okay. Next question. Pang 6 na to. No? From Darla Manuel. Nagparito, okay ka ba? Nagparitoke, yes. Sagutin ko to, yes. Nagparitoke ako, hulaan nyo na lang. Hulaan nyo na lang. Pinapangit ko yung sarili ko. Nagparitoke, pero hindi nagpaganda, nagpapangit lalo. Char. Ayun lang, nagparitoke, yun na yung sagot na yun. Hulaan nyo na lang kung saan. Saan banda. Go. Sige, ano na tayo? Next question ulit. From Bella Marie Destura. Gaano na kayo katagal ng mga BNT? Hoy, ano, when I was a child, when we were young, born and free, charot. Hoy, simula bata pa lang kami. Actually, ang una ko talaga naging friend is si Aye. Kami talaga mag-best friend. And sumunod si Limsy, kasi batchmate ko na siya. Paano pala kayo naging ano ni Aye? Kasi kay Enad. Kay Enad. Hindi, sa Miss Gay. Ah, okay. Sa Miss Gay. Tapos, nagkasama kami sa Miss Gay. Then, ayun, araw-araw niya na akong ano, chinachat. Ay, actually, hindi chinachat eh. Pinupuntan lang kasi yung wala time na yun, walang chat, hindi pa uso yung chat. Text pa yun eh. Kaso wala akong phone nun. Kaya pumupunta talaga sila sa Asina. Eh, kasi diba, walking distance lang tayo. Kaingin to Asina. So, ayun. Simula bata pa lang kami. And until now, andun pa rin yung friendship na binubuo namin. Si Limsy. Diba? Si Limsy is batchmate na. Batchmate ko. Doon. Best friend ko na siya noon. Nung simula high school. First year to fourth year. And until now.
andun pa rin yung pagkakaibigan namin, hindi nawawala. Na kahit anong problema namin, kahit na anong, syempre hindi mawawala yung alitan, yung sama ng loob, 'di ba? Pero hindi nababase doon para itigil nyo yung mga ano nyo, yung pagkakaibigan nyo, 'di ba? Kumanta naman, kaloko. Aww. So ayan, next question. Ito mga. Kerna. Nakasana lang. So today! 16. Okay, next question. Kilala mo din ba si Queen Lloyd Cadena from Valbon, Calago? Siyempre, sinong hindi makakilala kay Kuya Lloyd Cadena? Bata pa lang ako, nakita ko na si Kuya Lloyd. Actually, classmate siya na ating Isay. Sa Paranaque, yes, diba? Classmate siya. But, batchmate din. Sa May National High School. Sa Paranaque. Siyempre, kilala ko si Kuya Lloyd kasi nga, kaibigan ko sila, ano, ay, in that time. So, pero hindi lang ako nabigyan ng spot. Kasi nga, magkalayo. Diba? Parang mas inunan ni Kuya Lloyd yung mga andun sa kanya, yung mga nakikita niyang bakla. Eh, di niya naman ako nakikita masyado dun sa kainin. Kasi nga, minsan lang ako pumunta, pero kilala ko si Kuya Lloyd. And dati pa is caring and giver si Kuya Lloyd sa mga baklang bata. So ayan, I miss Kuya Lloyd. From Valento. Kailan mo ikukulab si Valento? Ay, nai! Ikukulab kita, suwet. Mabayad yun si Nay Valentong, isa rin siya sa dahilan kung bakit naging sikat ako sa Valentine. Hindi ba ako nagva-vlog? Wala pa ako sa YouTube industry. Si Nay Valentong talaga yung nagpasikat sa akin. And until now, super thank you ako kay Nay Valentong kasi may kilala ako dahil sa volleyball. Kahit wala namang wow pag naglalaro. Pero dahil kay Nay Valentong, nakilala ako. At mas dumami yung mga kaibigan ko dahil kay Nay Valentong. Dahil nga, syempre napapanood ako sa vlogs na ayan, subscribe nyo si Nay Valentong. Ayan yung YouTube channel niya. Valentong Vlogs. I miss you. Okay. 3 questions na. Go. From John Louis Pineda. Last mong corona sa contest, Miss Dark Horse ng Presa Martires. Last crown ko is yung sumali ako sa my F Victor Pasay. Shoutout sa inyo. Thank you sa mga organizers and mga host, mga judges, and the people of F Victor. Second runner-up tayo doon. Actually, nagkagulo pa yun. Kasi 5 lang yung kukuwain. Yung top 5, yung rank 5 is, nagtay kami. Nagtay kami ng rank 5. So, pang rank 6 ako. Pero hindi, tay kami sa rank 5. Parang tay ng score kami lahat. Pero ang chiniga ko kasi, ang sinabi ko is, kapag nagtay sa national costume, sa mga awards, pipili ka ng isa lang doon. Pero kapag nag-tie sa rankingan, kailangan yun both ipapasok mo. Kasi lahat naman ng best, binigay nila. Diba? Para makapasok. So, ayun. Ano, pinasok na ako. Pinasok ako sa top 5. So, naging top 6. Then, syempre, hindi na natin pinakawalan yung ano, spot natin. Nandun na tayo eh. Sasagot na lang tayo. So, ayun. Binigyan tayo ng wisdom ni God para makasagot ng maayos. So, nasagot ko naman ng maayos ang tanong. And, naging second runner-up tayo ng F Victor. So, thank you so much, people of F Victor. Ayan. Ayan, thank you din sa organizer, kay Mommy Pats. I love you. Next question. Next question from Trishan Jenny Tolentino. Sa sobrang masiyahin at kalog mo, may tinatago ka rin bang pagmamahal or nasaktan ka na ba ng lalaki? Definitely yes. Nasaktan na ako ng lalaki. Actually, alam niyo na ate, ni Roda, and ni Mama, sobrang iyak ko noon. Pero sabi ko nga, last na yun. Last na iyak ko na yun. Hindi na ako iiyak. Iiyak na lang ako para sa pamilya ko. Pero hindi para umiyak pa sa maling tao. Pero hindi. Kasama naman yun sa life. Yung masaktan. Kasi kung hindi tayo masasaktan, hindi tayo matututo. So kapag nasaktan tayo, kailangan may learnings tayong matutunan. Ay, may learnings tayong makuha sa pagkadapa natin. Diba? Hindi naman always tayong mananalo. Minsan talaga, madadapa tayo. Pero babangon tayo para abutin yung mga pangarap natin in life. So ayun, nasaktan ako. Yes, ayan. Next question. Last question from Flash Bar Dalagi. Sinong
pinakatakutan mo sa pageant? Actually, si Miss Karen Montesilio. Ay, anak-anak ko yan, si Miss Karen Montesilio. Actually, first runner-up yan ng Miss UNCA Multibex. Yung pangatlong Multibex. Yung pangatlong Miss Q&A sa Showtime, first runner-up siya. So, ayun, siya ang kinakatakutan ko kasi Tagalog lang sumagot si Naka, pero bakla, may wow. May wow si Miss Karen Montesilio. Hi, Nak! Ayan, subscribe nyo rin yung channel ni Miss Karen Montesilio. Ayan, nagbablog siya sa mga pageant-pageant, keme-keme. So, ayan, I love you. I miss you, Miss Karen Montesilio. Hope to see you soon. And lagi ka mag-iingat sa mga pageant mo. And congrats sa lahat ng mga achieve mo. Deserve mo yan, anak. So, syempre, tapos na ang ating question and answer portion. And thank you sa mga lahat ng nag-question sa akin. Lahat ng nagtanong sa aking Facebook, sa aking post. Ayan, maraming salamat. And hanggang dito na lang tong aking vlog na ito. And I hope na may natutunan kayo sa pagsagot ko sa mga questions nyo. And I hope na nagustuhan nyo tong vlog na to. And kung gusto nyo pa ng maraming vlog, don't forget to like, share, comment, and subscribe my YouTube channel, Chop Barde. Okay? Okay. Ito si Chop Barde na lagi nagsasabi, wak, 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 wak! Bye everyone! Thank you for watching my vlog. I love you all. See you on my next video. Bye bye!